Ayan ha, linawin ho natin ha. Nagkaroon ho ng operation. Okay? At naandoon po yung anak nitong kongresista na ito. At hindi lamang po yun na natagpuan nila ha. Eh meron hong kalibre na mga baril. Tingnan nyo yung mga baril na yan oh. Hindi naman yung ordinaryong baril yan eh. Diba sa ordinary citizen nga, bawal na nga ho magkaroon ng lisensya sa mga mahahabang baril eh. Eh lalo na ho yan. Hindi lang ho isa. Hindi lang ho dalawa. Madami ho. So ibig sabihin, illegal ho yung kanilang ginagawa. Play natin. Hindi na raw nagulat si Representative Kolyamat na sumapi sa NPA ang anak. Oh, hindi daw siya nagulat. Pambira. Natural, hindi ka magugulat. Eh, alam mo naman eh, di ba? Dahil patuloy raw ang pang-aabuso ng militar at paramilitary groups sa kanilang mga katutubo. Oh, patuloy daw pang-aabuso ng mga militar sa kanilang mga lumad, sinasabi niya. Eh, di ba ilang beses po natin na-interview yung mga leader ng lumad? Na-interview na ho natin yan paulit-ulit. Sinasabi ho nila na tuwang-tuwa sila pag naandyan ng mga sundalo dahil napoproteksyonan sila mula sa mga NPA. At mula sa mga NPA na ginagamit ang kanilang anak. Kaya nga ho sila ho mismo, eh, nagsusumbong na. Tuwang-tuwa nga ho sila no nag-declare ng batas militar dyan eh. Bakit ho? Eh kasi napoproteksyonan sila. Tapos babalikta rin itong kongresista na ito. Tingnan mo nga naman, damuho ito. Huh? Kinondena rin niya ang anyay pambabastos at pambababoy sa labi ng kanyang bunsong anak. Pambabastos daw at pambababoy. Dahil daw ipinapakita ng militar yung picture ng kanyang anak. Huwag daw sanang gamitin war trophy ang bangkay ng anak. Ginagawa daw war trophy. Alam mo, ganito lang yan, kongresista ka. Ha? Makinig ka sa akin. Makinig ka. Ha? Hindi ho ginagawang tropi yan. Ginagawa ho yan, babala at paalala sa mga estudyanteng pumapasok ho dyan sa mga maka-aktivista kuno nyo niyong mga grupo. Ha? Keso, legal naman daw kami, nag-aktivista lang kami. We're not terrorists, we're just an activist. Ito sa'yo. Alam mo kung bakit? Eh ito isang patunay ha? Na mismong anak mo. Anak mo mismo ang sumapi sa NPA. Sasabihin mo na kayo ay aktivista lang? Abate, pambihira naman. Lantara na, kitang-kita na ng ating mga mata na mismong anak mo. Ha? Hindi nga may... Ano, ito eh, sana kung isang membro lang. Eh, ang dami na nga akong membro ng mga aktivista na mga samahan, na mga keso, makakaliwang grupo ang umamin. Ha? Na kaanib sila ng NPA habang sila'y membro ng mga grupo na ito. Kaya nga ito eh, sa totoo lang, may tawag ho dyan. Yung iba tawag nila ho dyan, ha? Hindi ho ako ha. Dahil di ako naniniwala sa salitang karma. Pero ang tawag ho nila dyan, karma. Bakit? Eh, panay ang deny ninyo. Okay? Panay ang sasabihin ninyo, wala kaming kinalaman dyan, hindi kami NPA. Mismong anak mo na aktivista eh biglang naging ganyan. Ano tawag mo dyan? Hayaan silang magluksa. Sabi naman ng Makabayan Block, labag sa international humanitarian law ang anilay paglapastangan sa labi ni Javelin. Paglapastangan ba'y ipakita? Tapos sasabihin nyo labag pa sa international law. Eto lang eh. Buti nga sila nakabler pa yan. Ako mismo nilagyan ko pa ng itim para sabihin lang na oy, hindi namin binaviolate ha? Para paggalang. Eh pero yung inyong amo na si Joe Masison, ha? Ano ginawa niya? Nung nakapatay ang mga NPA, aba, pambihira. Nagdiwang pa siya. Pinuri niya pa mga NPA nung nakapatay ng mga sundalo. Ha? Tingnan mo kalokohan ng inyong amo. Tapos sasabihin ninyo, wala kayong kinaugnayan sa isa't isa. Ni hindi nyo makundina. Tapos ito may makikita pa, sasabihin ninyo, eh nilabag ang international law? Aba, sa inyo lantara nyo sinasabi na pinupuri ng amo ninyong si Joma itong pagpatay ng NPA. Ang mga sundalo hindi pinupuri, ang ginagawa pinapakita lamang para ebidensya na talagang anak mo yung nahuling o napatay na NPA.
Pinagmukha rin daw na may hawak pang rifle si Javelin noong namatay. Anong ginagawa niya? Yung pambihira naman. So hindi niya hawak. Anong ginagawa niya? At initigdan niya. Ay, ang daming baril. Ganon, ganon. Pambihira naman, oh. Huling-huli na eh. Ang ginaman ng 3rd Special Forces Arrowhead Battalion na ginaman nilang tropeyo ang labi ni Javelin. Batid din daw nila ang isyu sa mga katutubo pero iginit na hindi solusyon ang armadong pakikibaka. Yan na nga ho eh. Yan ho ang mahirap eh. Ginagamit nyo ho kasi itong mga lumad. Oo, tama. Meron silang pinaglalaban. Bakit to? Yung kanilang mga lupain, okay, ay inaagaw ng ilang mga mayayamang negosyante. Okay, masasabi natin. Oo, minsan eh, bismong mga mayor, eh, kasangkot. Tama, yan ho ang pinaglalaban nila. Pero hindi ho ibig sabihin, gagamitin nyo na ho yan para sila ay magrebelde sa gobyerno. Totoo, merong mga government official na loko-loko, damuho, siraulo, at mga nangangwarta lang, o di kaya mga mapang-abuso. Pero hindi ho yan justifiable na kayo'y magrebelde. Kaya nga ho nandyan ang gobyerno, nandyan ho mga kasundaluhan para tulungan sila. Kung hindi sila tinutulungan ng kanila mga mayor, eh pwede nyo namang isumbong sa tamang paraan. May husgado tayo, may ombudsman tayo, maraming paraan. Hindi ho sa pakikibaka at paghahawak ng armas. Dahil ano ho nangyayari? Kwento ho sa amin to ng mga lumad ha. Sila po ay ginagahasa, minumolestya, inaabuso, at kung ano-ano pa ang ginagawa sa kanila. At pag hindi pumayag, gugutumin, papatayin. Yan ho ang kwento nila mismo na mga lumad na ito. Mga kabataan ho ang nagkwento sa amin nito ha. Hindi ho ito mga matatanda. Ito ho yung mga kabataang inaabuso ng NPA. Tapos sasabihin nyo, ipagtatanggol ninyo. Eh, hindi nyo naman pinagtatanggol. Kinukuha nyo lang yung simpatya. Tapos pag nakuha nyo na yung simpatya, ayun na, papasok nyo na sa grupo nitong mga itong mga NPA. At tapos, gagawin na nila kung ano gusto nila. Tapos sasabihin ninyo na pinaglalaban ninyo at tuwang-tuwa pa kayo na parang proud kayo na ina dahil yung anak nyo eh nagrebelde. Ma'am, anong ka naman klaseng ina ka? Pambihira kang ina mo. Ha? Yung pagiging ina mo, dapat tinuturo mo ng tama. Bakit? Alam mo tama eh. Kaya ka nga naging kongresista eh. Alam mo na ang tama ay pumasok sa pamahalaan at baguhin ang pamahalaan at maging tuwid sa pamahalaan. Yan o ang sagot. Hindi ho ang sagot ay kumuha ng armas at pagpapatayin mo mga sundalo. Anong kalokohan ho yun? Eh sana, kung ang tinuturo mo sa anak mo, oy anak, mag-aral ka ng mabuti. Ay tapusin mo pag-aaral mo. Tapos, pumasok ka sa gobyerno. Ha, ipaglaban mo ang karapatan ng mga lumad o ng ating mga katutubo. Pwede ka maging kongresista, gumawa ka ng batas para makatulong sa kanila. Kaya ka nga nandyan eh, ibig sabihin naniniwala ka sa sistema, kaya ka naging kongresista. Tapos yung sistema mismo ang binabangga ng mga NPA na ito na dapat kinukondena ninyo dahil kasapi na kayo sa gobyerno. Pero ano, ini-encourage nyo pa. Hindi nyo pa kinukundina. Eh baka naman eh talaga ho nga kayo ay sumusuporta. Pakiamin na lang. Ito huling-huli eh. Sabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, normal sa mga sundalo na ipost ang larawan ng bangkay at mga nakumpiskang armas. Pero pag-aaralan daw nila kung paano mapangangalagaan ang dignidad ng mga nasawi sa baktahan. Ayan ho. Napakalinaw ho niyan ha. Pag-aaralan ng ating kasundaluhan. Pero sa akin ho, ito lang ho yan eh. Nakaano naman eh, naka-blur naman nung lumalabas sa news yan. Okay, bakit eh, bakit nyo kailangan magreklamo, hindi naman nakita? Eh di sana ho eh, kung kayo ay totoo at para sa bayan, kundinahin ninyo yung NPA na nag-recruit sa inyong anak. Eh keso kinukundinan ninyo eh,
Hindi pa ho kayo ano, umiimik dyan, parang proud pa ho kayo na ina. Ano ka namang klaseng ina ka? Pambihira naman, no? Siyempre ho, lahat ng ina, di ba, gusto nilang anak nila eh, oo, lumaban para sa mga may hirap, lumaban para sa mga walang boses. Ngunit sa tamang paraan. Ulitin ko ho, ah, sa tamang paraan. Hindi ho tamang paraan ang humawak ng armas at lumaban at pagbabarilin at pagpapatay ng ating sundalo. Ang tamang paraan, mag-aral at pumasok ko sa gobyerno at ipaglaban ang katwiran o gumawa ka ng batas na makakatulong sa ating mahihirap. Madam, kitang-kita na ho natin. Sana naman ho eh, minsan matuto naman tayong umamin. Kaya lang, alam kong hinding-hindi nyo gagawin yan. Eh, di ko na lang alam kung bakit at hindi nyo kayang ikundi na yan. At sa mga kabataan naman dyan na nakikinig sa atin, alam nyo, ang gobyerno natin hindi ho perpekto. Pero may sistema ho ito. Hindi ho porket kasalanan ng isang mayor, kasalanan ng isang kongresista, eh kasalanan na ng entire government. Hindi ho ganon. Kung may kasalanan ng isang politiko, meron ng husgado na pwede nating idemanda. Meron nung pwedeng tumuwid sa kanila. Nandyan ho ang DILG. Nandyan ho ang ating gobyerno na tutulong at hindi magkukonsinti sa ganito.